Hello at welcome back, this is Mangani May at sa araw na ito ay isa na naman panibagong episode ng Demon Slayer ang ating gagawin. And take note guys, tatlong episode na lamang itong Demon Slayer sapagat malapit na tayong dumating sa katapusan. Kaya naman sisimulan na natin ang chapter 200 up to chapter 201 at hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Konting recap muna mga kaibigan, sa nakaraang chapter ay patuloy pa din kinakalaban nila Tanjiro, Zenitsu at Inosuke ang pinakamalakas na demonyo na si Muzan. At sa kanilang paglalaban ay nagawang maidikdik sa pader ni Tanjiro si Muzan at tumulong din sila Mitsuri, Sanemi at Giyu upang hindi na ito makawala pa. Kaya sa pagkakita ni Muzan sa sikat ng araw ay labis itong natakot kung kahit nag-anyo ito bilang batang demonyo upang maprotektahan ng kanyang sarili. Subalit hindi naman pumayag ang demon hunters na makapagtago si Muzan at ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang masikatan ito ng araw. Ngunit itong si Muzan ay hindi pa din pumapayag na siya ay matapos na lamang, pero sila Gyome, Sanemi, Iguro at Giyu ay binibigay pa din ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit hindi pa din pala ito sapat. Kaya naman sisimulan na natin mga kaibigan kung saan ang huling eksena ay iniwan ni Tanjiro mula sa loob si Muzan at nagresulta upang ang pinakamalakas na demonyo ay tuluyan ng ma-expose sa araw. Makikita natin sa simula ng chapter ay unti-unti nang nawawala ang pinakamalakas na demonyo dahil sa sikat ng araw. At habang nangyayari ito ay mapapansin din natin ang pagluha ni Kiriya dahil sa wakas ay natapos na din ang napakahabang pakikipaglaban ng mga demon hunters sa mga demonyo. Napapatulala din sila Murata at ang iba pang demon slayer habang pinapanood nila ang papawalang si Muzan. Sa sobrang saya na kanilang nararamdaman ay napaiyak ang iba dito, ang iba naman ay napaluhod at ang iba ay humiyaw dahil sa wakas daw ay patay na rin si Muzan. Sa kabilang dako ay biglang nanghina si Kiriya at bago ito tuluyang mawala ng malay ay sinabi nito kila Uzui na sila na ang bahala sa mga sugatang Demon Slayer. Habang nagagalak ang lahat dahil sa kanilang nararamdaman ay sinabi na isang Kakushi sa ibang Demon Slayer na hindi pa tapos ang kanilang gawain dahil kailangan pa nilang tulungan ang mga nasugatan sa laban. Pinakita naman si Gyome sa isang gilid at sinabi nito na huwag nang gamitin ang gamot sa kanya sapagkat huli na ang lahat kung kaya't mainam na lamang na gamitin ang gamot sa mas nangangailangan. Habang umiiyak ay ayaw sanang pumayag ng mga Demon Slayer at Kakushi, subalit nakiusap si Gyome sa mga ito dahil yun na raw ang huli niyang kahilingan. Sa unti-unting pagkawala ng buhay ni Gyome ay may bigla itong nakita at yun ang mga batang kanyang inalagaan noon, subalit pumanaw na din ang mga ito dahil sa pag-atake ng isang demonyo. Wika ng mga bata ay gusto nilang humingi ng tawad sa nangyari noong gabing namatay sila sapagkat alam daw nila na nasaktan nila si Gyome, subalit hindi raw nila sinubukang tumakas noong gabi na yun. Naisip daw ng mga bata na kailangan nilang protektahan si Gyome dahil sa bulag nga ito at sinabi ng batang lalaki na sinubukan niyang kumuha ng armas na gamit sa pagbubukid. Wika naman ng batang babae ay sinubukan niyang humingi ng tulong kaya siya tumakbo noon at sabi naman ng isang babae ay sinubukan nilang habulin si Kaigaku noon at yun daw ang kanilang dahilan at hindi sila nagsisinungaling. Kung sumapit lang daw sana ang umaga gaya ng normal nilang pamumuhay ay maaari nakapagpaliwanag daw sana sila, kung kaya't habang umiiyak ang mga ito ay lubos daw silang humingi ng kapatawaran kay Gyome. Nang marinig ni Gyome ang mga dahilan ng mga ito ay humingi din ito ng tawad sa mga bata sapagkat hindi niya nagawang protektahan din ang mga ito. Ngunit sagot naman sa kanya ay huwag daw itong humingi ng tawad sapagkat mahal daw talaga nila si Gyome, kung kaya't hinihintay daw talaga nila ito simula nang mamatay sila noon. At doon ay nagpasalamat si Gyome sa mga bata at niyaya niya nang tumawid sa kabilang buhay. Sa pagkamatay ni Gyome ay makikita ang ngiti at kapayapaan sa mukha nito at napaiyak naman ang mga Demon Slayer at Kakushi sa kanyang paglisan. Sa kabilang banda ay magkasama naman si Iguro at Mitsuri at tinanong ni Mitsuri kung sila ba ay nanalo sa laban at tugon naman sa kanya ni Iguro ay oo at si Muzan daw ay wala na sa mundo. Wikang muli ni Mitsuri ay wala na siyang maramdamang sakit pa sa katawan at mukhang siya raw ay malapit na ring mamatay. Pero sagot naman sa kanya ni Iguro ay hindi raw nag-iisa si Mitsuri sapagkat mukhang siya rin daw ay mamamatay na rin. Sinabi ni Mitsuri na ayaw niyang mamatay si Iguro at humingi ito ng tawad dahil sa konti lang ang kanyang naitulong, subalit tugon ni Iguro ay hindi raw yun totoo at huwag siyang magsalita ng ganun sa kanyang sarili. Tinanong ni Iguro kung naalala pa raw ba ni Mitsuri noong una silang nagkita at wika ni Mitsuri ay oo naman daw dahil noong araw na yun ay naligaw siya sa bahay ni Oyokata at si Iguro daw ang tumulong sa kanya. Subalit sagot ni Iguro ay kabaliktaran daw ang nangyari dahil nang makita niya si Mitsuri ay yun din ang araw na niligtas siya nito. Sapagkat sa pagiging mababaw nito at matinding pinagdaanan bago maging pilar ay lagi pa rin itong nakangiti na singliwanag ng kalangitan. Laging masaya daw si Iguro kapag kausap niya si Mitsuri at pakiramdam niya raw ay isa siyang normal na tao at dahil doon ay siya ay nagiging masaya at sigurado raw ito na kapares ang nararamdaman niya ang nararamdaman ng iba pang pilar. Nang
Nang marinig ito ni Mitsuri ay sobra itong napaiyak at sa kanyang pag-iyak ay sinabi nito na sobra niyang mahal si Igoro dahil ang mga nilutong pagkain daw ni Igoro ang pinakamasarap niyang natikman sa kanyang buhay. Kung kaya't nakiusap si Mitsuri na kung sila raw ay mabubuhay muli bilang tao, ay pwede raw ba siyang maging asawa ni Igoro, at sagot naman sa kanya ni Igoro ay syempre naman daw at sisiguraduhin niya raw na papasayahin niya si Mitsuri at sa susunod nilang buhay ay hindi niya nahahayaan pang mamatay ang babae sapagkat sigurado raw siya na sa next life ng kanilang buhay na kung sila ay maisisilang muli ay poprotektahan niya na si Mitsuri. Sa kabilang banda ay pinakita naman si Sanemi at nakita niya ang kanyang mga kapatid kasama si Genya at biglang nagsalita ang kanyang ina at nagtanong na hindi raw ba pupunta si Sanemi kung nasaan ang kanyang mga kapatid. Sinabi ng kanyang nanay na hindi siya pwedeng pumunta roon at tanong naman ni Sanemi na bakit naman daw hindi pwede at tugon naman ng kanyang ina ay hindi siya pwedeng pumunta kung nasaan ang kanyang pamilya sapagkat pinatay niya ang mga ito. Kaya naman sagot ni Sanemi ay kung ganoon raw ay sasama na lamang sa kanyang ina at pangiting wikang muli nito na kung hindi siya susunod agad ay malulungkot si Genya. Kaya naman nang hawakan ni Sanemi ang kamay ng kanyang ina ay biglang may humawak din na kamay upang ipaghiwalay sila at doon ay nagpakita ang kanilang ama at sinabing sa kanya sasama ang kanyang asawa. Kung kaya tinulak siya ng kanyang tatay at doon ay napamura si Sanemi sa ginawa nito at tila ba ay unti-unti na siyang lumalayo kung nasaan ang kanyang magulang at sinabi ng kanyang tatay na magpasalamat daw si Sanemi dahil sa naging anak siya nito sapagkat nabiyayaan siya ng matinding kalakasan. Pagkatapos ng pangyayari na yun ay biglang pinakita na nagkaroon na ng malay si Sanemi at sa kabilang banda ay pinakita na din si Inosuke at nagkaroon na rin nito ng malay. Pinakita na din na si Shinetsu ay binibigyan na ng first aid at kung mamamatay raw siya ay sabihin daw sa asawa niyang si Nezuko na sobrang niyang mahal ito ngunit sagot sa kanya ng Demon Slayer ay hindi niya naman asawa si Nezuko. Sumunod na pinakita si Giyu at sinasabihan siya ng mga Kakushi na huwag munang gumalaw dahil sa binibigyan pa siya ng first aid. Subalit patanong nito sa mga Kakushi na okay lamang daw ba si Tanjiro at doon ay pinakita ang ating bida na nakaluhod lamang at iniiyakan ng iba pang Kakushi. Sinabi ng mga Kakushi na hindi na humihinga si Tanjiro at wala na din itong pulso at doon ay napaiyak si Giyu sa kanyang narinig kung kaya't nilapitan niya ito upang tabihan at sinabing nabigo na naman siya sa pagprotekta sa iba. Habang nakayoko at umiiyak si Giyu ay tugon nito sa kanyang sarili na siya na lang lagi ang nililigtas at bigla itong humingi ng tawad sa kapatid ni Tanjiro at doon ay pinakita na si Nezuko na malapit na kung nasaan ang kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ay pinakita ang nakaraan ni Musan at doon ay kanyang sinabi na ilang beses nang huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa loob ng tiyan ng kanyang ina. Noong pinanganak daw si Musan ay hindi na siya humihinga at wala na din siyang pulso kung kaya't siya ay binalita na patay na. Subalit nang malapit na siyang sunugin ay bigla itong naglikot ng naglikot at umiyak ng umiyak. Nangyari daw ang pinakaasam na kapangyarihan ni Musan ngunit nagagawa niya lamang ito sa iisang katawan. Masakit man daw banggitin ang susunod niyang sasabihin ay tama daw ang sinabi ni Ubuyashiki na ang lahat ng nilalang sa mundo ay may katapusan. Sa lahat ng pinatay ni Musan ay wala daw itong matandaan dahil kung mawawala daw ang laman ng tao ay yun na rin ang kanyang katapusan. Subalit ano naman daw kung natalo siya sa laban dahil ang nararamdaman daw ng isang nilalang ay namamana at hindi nawawasak. Kaya naman doon din mga kaibigan ay pinakita si Musan bago ito mamatay at dito ay napaiyak siya sapagkat ang katotohanan ay kanyang nakikita at ito ang kanyang kamatayan. Bago mawala si Musan ay nakapagdesisyon ito na ipamana ang kanyang nararamdaman kay Tanjiro at dito ay tumigil na rin ang paghinga at pagtibok ng puso ni Tanjiro gaya na lamang na nangyari kay Musan nang ipanganak ito. Subalit ang lahat naman daw ng cells nito ay buhay pa at makakahabol pa raw siya sa mga dapat niyang gawin. Sinali ni Musan ang lahat ng dugo at kapangyarihan niya kay Tanjiro at kung malalagpasan raw nito ang kamatayan ay malalagpasan din raw nito ang sikat ng araw at ang ating bida ang siyang magiging pinakamalakas na hari sa lahat ng mga demonyo. Magagawa daw ito ni Tanjiro dahil parehas naman daw sila ng dugo ni Nezuko at si Tanjiro lamang daw ang nag-iisang kayang gumamit ng mga teknik ni Yorichi. Kaya naman habang naaagna si Musan ay naniniwala daw siya na si Tanjiro ay hindi mamamatay, ito pa rin daw ng ating bida ang kanyang pinapangarap at yun ang pagwasak sa Demon Hunters. Biglang dumilat si Tanjiro habang umiyak ang lahat ng nakapaligid sa kanya at doon ay sobrang nagulat ang mga ito sapagkat biglang tumubo ang naputol na kaliwang kamay ni Tanjiro. Biglang inatake ni Tanjiro ang isang Kakushi at nang mapansin nito ni Giyu ay tinulak niya papalayo ang isang Kakushi upang hindi tamaan at makikita pa rin ang sobrang pagkabigla ng mga ito. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang naglalaway na si Tanjiro at mapapansin na kumalat na din ang kanyang marka kagaya ng kay Orochi at Kokushibu at confirmed mga kaibigan na tuluyan na nga naging demonyo ang ating bida. Umiyaw si Giyu na lumayo ang lahat kay Tanjiro subalit nakaatake ng muli ang ating bida sa Kakushi ngunit nang kanyang makita ang sikat ng araw ay napahinto ito sapagkat siya ay nasusunog kagaya na lamang ng kay Musan. Natulala ang Kakushi sa kanyang nakikita at nag-utos si Giyu na tigilan na nila ang pagiging tulala at ang lahat daw na kaya pang gumalaw ay kuhanin ang kanilang sandata at pumunta kung nasaan siya ngayon.
Nagulat naman ang lahat sa kanilang narinig na ingay at doon ay sinabi ni Gio na si Tanjiro ay naging demonyo na at panatilihin daw ito sa sikat ng araw at patayin bago ito makapatay pa ng iba. Habang nasusunog si Tanjiro ay umapak ito ng napakadiin sa lupa upang makapagtago sa sikat ng araw, subalit naroon si Gio upang siya ay pigilan. Hindi raw hahayaan ni Gio na makasilong pa si Tanjiro at kung nahuli siya ng isang segundo ay maaari nang namatay ang Kakoshi na inatake ni Tanjiro kanina. Nakiusap si Gio habang umiiyak ito na manatili ang ating bida sa pagiging Tanjiro at mamatay din bilang Tanjiro. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang huminto ang nasusunog na balat ng ating bida kung kaya't inatake niya si Gio ng kanyang kamay at makikita ang dugo sa baba ng water pillar. Subalit hindi pa tapos si Tanjiro sa pag-atake, ngunit naroon naman si Inosuke upang siya ay pigilan. Nahihilo na si Gio dahil sa pagkawala ng kanyang dugo at humiyaw naman si Inosuke na si Tanjiro ay ang kanilang kaibigan. Ngunit ang pag-atake ni Inosuke ay baliwala lamang at makikita ang nanglilisik ng mata ni Tanjiro at mapapansin din na wala ito sa kanyang pag-iisip. Hindi makapaniwala si Zenitsu sa kanyang nakikita dahil wala na raw kaya pang lumaban dahil pagod na ang lahat at napaluhan na lamang sa mga oras na yon. Subalit biglang pinakita na sumugod si Tanjiro kay Inosuke, ngunit hindi naman nagpabaya ang bida nating baboy, kaya noong aatakihin muli ni Inosuke si Tanjiro ay bigla nitong naalala ang kanilang pagsasanay at naalala niya din ang mga sinabi ni Tanjiro sa kanya. Kaya naman habang gustong pigilan si Zenitsu ang ating bida ay sinabi ni Inosuke na hihiwain niya ang leeg ni Tanjiro upang mapigilan ito. Kaya naman nang malapit ang dumampi ang espada ni Inosuke kay Tanjiro ay bigla itong huminto sapagkat hindi pala niya kayang ituloy ang gagawin niyang pag-atake at napaiyak na lamang sapagkat ang ating bida ay tinuturing niya na pala bilang kumpare. Ngayong si Musan ay pinasa na ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Tanjiro, ay si Tanjiro na kaya ang susunod na magiging Demon King? O mapipigilan kaya ng ating mga bida ang naging demonyo na si Tanjiro? Kaya naman kung gustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutan iwanan ako ng like at mag-follow na din upang updated ka sa mas nakaka-excite na chapter ng Demon Slayer. Maraming salamat! Hanggang dito na lamang, so let's proceed to Shoutout Sessions! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.